Well, I did not say that Chief MP De La Rosa is arrogant. Yung that single act, how he responded to the comments about yung sa secret cell, ano? Yung manner ng pag-ano niya, yung nire-refer kong arrogant, that single act, pero hindi ko naman sinabing siya arrogante per se. Okay, I want to clarify that. I've always wanted him to succeed, ano, for obvious reasons. Eh, kaya pag may nakikita ko, narinig ko kung ganong reaction niya sa mga issues, I cannot help but, you know, but correct on the spot. Kasi I want him to succeed. So tumawag mo siya sa inyo para magpaluhan? Hindi naman, hindi naman. Pero sir, ano dapat gawin po sa mga police na... Well, sabi ko nga, as simple as this, ano, nakita mo, merong violation, that's plain view. Even during parang implementation of search warrants, maski hindi covered ng search warrant, at nakita mong meron in plain view na merong violation, pwede ka naman mag-act dun eh. So it's as good as saying na nandiyan na yung violation right in front of you being committed. Kasi malinaw naman sa Constitution, malinaw sa batas, hindi po pwede yung secret prison cell. So doon pa lang dapat meron na action taken against the police officers concerned. Well, relief, that's an administrative act, ano, or sanction. Pero criminal act, dahil nga sabi ko, plain view na yun. And then there's no reason for Chief MP De La Rosa to defend yung existence ng secret cell. Well, of course, minodify niya yung kanyang comment na ngayon. Sinabi niya, hindi naman yun ang kinikilala niya na talagang violation of law. Ang question niya lang, because of his interview or interviews with the detainee, sabi niya, hindi naman totoo siya sabi ng CHR na mayroong extortion at saka mayroong arbitrary detention. So, yun, let's leave it at that, no? But the bottom line is, I want him to succeed, sabi ko, for obvious reasons, kasi dati ko siyang tao, at marami namang nagawa ring maganda yung PNP under his leadership.